Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ako si Ingeborg Barbaso Kilong-Kilong, tubong Sambuanga, province ng Sambuanga del Norte. May dalawa kong anak na puro babae at isang asawa. Ang pangalan niya si Wilson Kilong-Kilong. Nakatira po kami sa Torres, Barangay Ligasuan, Bacoor City. Ang istorya ko sa quarantine bilang isang nanay ng tahanan para sa akin, dahil ako ang lahat, lalo na pag lumalabas, mamalingke, ganon, ako'y nahihirapan. Dahil gaya nito ng MECQ, walang mga public na sasakyan, kundi maglalakad lang. So, mahirap siya para sa akin. Dahil nga mamalingki ka, mahirap magbitbit, 'di ba? Ang hirap siya. Pero pag-isipin natin para naman sa atin 'to bilang isang disiplina, bilang isang mamayang Pilipino para makatulong po tayo sa kapwa natin, lalo na sa kapwa ko mga magulang, kapwa ko mga nanay na ayun, nasa loob lang tayo ng bahay at alagaan na lang natin ating mga anak. Sa pamagitan ng pagluluto sa kanila, paghahain ng kanilang mga pagkain at kung anong kailangan natin, tsaka na lang lumabas, di ba? Hindi lang tayo panay na sa labas lang na wala namang gagawin. Ang naranasan ko, lalo na nung unang nag-SQ, so ang lahat ng mga tao, andun yung dama ng takot. Number one, yung panic buying. So, naranasan ko yung mga grocery, ang haba ng pila. So, andun yung takot mo dahil di mo alam yung kabilaan, kanat, kaliwa. Mayroon ba silang COVID, di ba? Pero, humingi ako ng patnubay at lakas ng Panginoon. Higit sa lahat, bilang isang nanay, ang alagaan natin ang ating sarili dahil tayo ang ilaw na ating tahanan. So, lakasan natin ang ating immune system. Higit sa lahat, isipan natin. Huwag tayong negative ang ating isip na paano na ang bukas, di ba? So, sabi nga sa pinanghawakan ko na verse sa Biblia, sa Deuteronomy 31 verse 6, kayo'y magpakalakas at magpakatapang, huwag kayong matakot ni mangilabot sa kanila, sapagkat ang Panginoong mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo, hindi kaniya iiwan ni pabayaan man. Kaya yon ang pinanghawakan ko na pangako ng Panginoon sa aking buhay, na hindi ako matatakot, kasama ko ang Diyos sa lahat ng oras, lalo na sa aming tahanan sa ngayon ay ako ang ina at ama. Ako ang lahat magdesisyon dahil ang aking tatuwang, aking asawa ay nasa ibayong dagat at siyang naghahanap ng pera para matustusan ang aming pangailangan. Kaya yon, nagpapasalamat ako sa Panginoon bago dumating man itong pandemic na to. Sabi nga niya, hindi tayo pabayaan niya. On time siya, bago mag-pandemic, bago mag-lockdown, nakaalis po siya. So, praise God, ang laki ng papasalamat namin dahil kung hindi siya makapag-alis ng imang bansa, so wala kaming ibang resources kundi ang kanyang trabaho lamang. Salamat sa Panginoon dahil yun nga ang pangako niya sa lahat ng mga anak niya na nagtitiwala, na naman palataya sa kanya, hindi ka iiwan talaga niya. So itong pandemic na ito, hindi tayo mag-iisip ng negative. So, ingatan lang natin ang ating katawan. Kumain tayo ng masustansya. Laging sinasabi, laging pinapaalala sa television, sa mga balita, sa media, na palakasin natin ang ating katawang lupa. Sabi nga sa Kawikaan na 23 verse 7, sabi niya, sapagkat kung ano ang iniisip niya, ay gayon siya kumain at uminom ka, sabi niya, sa iyo, ngunit ang puso niya ay hindi sumasayo. So, ang isip natin, kapag anong dinidikta ng ating isipan, di ba, na may konti kang nararamdaman, masakit ang ulo mo,
Makati ang lalamunan mo, sabihin mo, ay, may virus na ako. So, laging nakadikit sa isipan mo, kaya magkakaroon ka ng sakit. Tungdugtong na yung iniisip natin, nawala ka ng kumpiyansa. So, paano natin maalagaan natin ating pamilya kapag ganun ang iniisip natin? So, renewing our mind. Kailangan baguhin natin ating isip. Kailangan, sabi nga nung una kong ano sa dinutan niyo, na magpakalakas kayo, magpakatapang, di ba? Dahil hindi tayo pabayaan ng Panginoon. Ito, mayaman man, mahirap man, karaniwang tao, hindi tayo exempted itong sakit na ito. Blindness siya. Hindi natin siya nakikita. Wala tayo ibang panghawakan, kundi ang Diyos lamang. Dahil siya ang gumawa ng langit at lupa. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Mananatili tayo sa kanyang kapangyarihan, manampalataya tayo sa kanya. Dahil ang kanyang pag-ibig ng Diyos, dahil sabi nga, hindi siya naparito upang ipahama ka. Naparito siya upang pasaganain kanya, palakasin kanya, pasayahin kanya. Ang iniiwan ko po para sa ating lahat bilang isang nanay, tatlong bagay na iiwan ko. Relax, manalangin, at magpapasalamat. Ayun po. Kaya salamat sa Panginoon sa ganitong programa. Nakapag-testimony ako at nawa ay maunawaan nyo at ma-bless kayo. God bless you and stay at home and be safe.